Simulan po natin ang ating talakayan dito po sa isang DD sheet na nagngangalang Crisette Laureta Chu. Ito pong si Crisette Laureta Chu, napaka-anti-Marcos po nito. Kunyari lamang po itong sumuporta sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos last election, pero ang sinusulong po talaga nila maging Pangulo, ito pong si Vice President Sara Duterte. At ginagamit po nila yung kanilang social media presence para po linlangin ang kanilang mga mamnunood at mambabasa at isulong ang interes ng Miss Tatay nila attitude. Alam nyo, isa sa mga sumisira sa totoo lamang sa reputasyon ng Vice Presidente itong mga DD sheets. Kaya nagkawindang-windang ngayon ang reputations ng Vice Presidente sa harapan po ng publiko. Pero ano ba ang mga particular post nitong si Crisette Laureta Chu? Actually, hindi ko po siya pina-follow eh. May mga nagsesend lamang po sa atin ng mga messages at the same time nakikita ko po kay Sir Benji Contreras. Kaya ang gagamitin po nating reference para po ipakalat ang mga impormasyon na pinapakalat po nitong si Laureta Chu na parang nangihimok sa ating mga retiradong sundalo na mag-aklas sa kasalukuyang gobyerno o sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Gamitin po natin ang post nitong si Sir Benji Contreras. Balikan po natin una yung mga previous post niya at basahin po natin ito pataas. Ano? Anyway, ang punot dulo sa ngayon ng pag-iingay po nitong si Crisette Laureta Chu ay ang pagkakakulong nito pong si Ka Eric at Lorraine Badoy. Backgrounder lamang po uli, si Ka Eric at Lorraine Badoy noong December 4, kung hindi po tayo nagkakamali, na cite in contempt po ito ng Kongreso dahil po sa unruly behavior at lying respectively sa harapan po ng Committee on Legislative Franchise. At dahil po doon, nakulong po sila ng mahigit po sa exactly 7 days at kagabi napalaya na po ng ating Kongreso for humanitarian reasons. Ngayon, prior to that, itong si Crisette Laureta Chu, nangangala po ito ng pirma, manifest of support kung tawagin nila, ng mula po sa mga retiradong hanay po ng ating gobyerno to the extent na pati po yung mga aktibong miyembro ng ating uniform service ay hinihikayat po nitong sinungaling ayon po sa isang kongresista. Binansagan niya po itong napakalaking sinungaling. Ito pong si Crisette Laureta Chu. Ang kaugnay po naman na yan, dahil ito pong si kaugnay po ng pagsasabi ng kongresista na yon na sinungaling, itong si Crisette Laureta Chu, nung siniraan po nito ang ating speaker na si Martin Romualdez at sinabi na hindi daw po ito present before, during, and after the Yolanda circumstances noong 2013. I hope tama po yung date ng pagkakaalala ko, ano? Ngayon, itong si Crisette Laureta Chu, patuloy po itong nananawagan sa kanilang mga supporter, particular sa kanyang mga kakilala marahil o mga dating tauhan nitong si Rodrigo Duterte na ngayon ay mga retiradong uniform personnel na. Nakakalap na daw po sila ng maraming pirma para po sabihin na natakot ang Kongreso sa kadahilanan na yan, kaya pinalaya po ng Kongreso ito pong si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Wala po iyong katotohanan. Ang tanging dahilan lamang kung bakit po lumaya ito pong si Eric at Badoy ay dahil po siya po ay nag-request sa House of Representatives in the spirit of Christmas, stating therein para po doon sa kanyang magulang o nanay na may sakit. At for humanitarian considerations, mapagbigyan na po silang lumaya ngayong Kapaskuhan at bagong taon. Tinugunan po iyan ng Kongreso sa pangunguna ng Congressman at Chairperson ng Franchise Committee na si Congressman Gus Tambunting. At katulad po ng binanggit natin kanina, kagabi ay
pinalaya na po itong si Eric at saka si Badoy. Ngunit talagang matapos makuha ang kanyang gusto, double talk talaga itong si Ka-Eric. Eh, kung ano-ano na naman po ang sinabi sa harapan po ng media kagabi nang ito po ay interviewin ng mga nakaantabay na media sa kanyang paglaya. Ilan sa mga post ngayon itong si Sir Benji Contreras related sa ginagawa po nitong si Chrisette Laureta Chu ay ang mga sumusunod. Basahin po natin. Sabi ni Sir Benji Contreras dito, yung mga manifesto yan ay never naging effective sa mga Dilawan at Kakampink. Ngayon, ibig nilang papaniwalain ang mga mamamayan dito. Sila kaya yung tinutukoy ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner? O marahil kaya binobrot po ito sa atensyon ng publiko ni Sir Benji Contreras kasi meron pong pagkakataon sa harapan po ng mga sundalo nagtalumpati ito pong si General Romeo Browner na meron pong destabilization efforts na ginagawa ang mga di umano'y grupo, particular mga retiradong uniform personnel. Pero sa kabila po noon, sinisigurado po nitong si General Romeo Browner na ang mga aktibong nasa serbisyo po, particular sa AFP, ay fully supported sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron man pong mga ayaw sa polisiya na ipinapatupad po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, katulad po ng pagbibigay po ng amnestia at pagbabalik po sa usaping pangkapayapaan, ito po yung mga retiradong uniform personnel na bilang din naman po natin. At karamihan po sa mga ito, alam po natin na naging may kapakinabangan sa panahon po ng Duterte administrations. Either sila po ay na-promote para po sa kanilang pinakamataas na ranggo o nabigyan po ng magandang posisyon during their time sa uniform service. Kaya basically, parang lumalabas, meron pong utang na loob ang mga retiradong sundalo at polis po na ito na pumirma sa manifesto. Kaya po somehow, nakikinig dito po sa panawagan ng mga DD sheets. Pero sa totoo lang, ang namumuno sa panawagan na ito, bagamat hindi niya inaamin, walang iba kung hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hayagan pong sinabi ni Rodrigo Duterte na magkaroon po ng civil disobedience sa pamamagitan po ng hindi pagbabayad ng buwis. At saka sinasabi niya po na mula po sa mga magsasaka, pangkaraniwang individual hanggang sundalo at pulis, dapat bantayan daw po ang Kongreso, particular siyempre ang gobyernong ito. In short, nag-ugat ang mga panawagan po na ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, ituloy po natin ang mga sinasambit po dito sa mga post nitong si Sir Benji Contreras. Okay? Sabi niya po 10 hours ago, the honor code of PMAers, we, the cadets, do not lie, cheat, steal, nor tolerate among us those who do. Did the 146 retired military officials who signed the manifesto for Badoy's Ka-Eric's release ever consider this code? O bakit po naitanong yan ni Sir Benji Contreras? Kasi sa ating pananaw, nagsisinungaling ang dalawa. Ito pong si Lorraine Badoy at saka si Ka-Eric. At malaking kasinungalingan ang ginawa po ni Ka-Eric na palabasin po sa harapan ng publiko sa pamamagitan ng di umano'y katanungan niya na gumasta po ng 1.8 billion pesos for travel expenses per the year 2023. Ito pong si Speaker Martin Romualdez. Nakuryente po dito itong si Ka-Eric sapagkat noong November 30, 2023, sa unang hearing na isinagawa dyan po sa Committee on Franchise o Legislative Franchise, napag-alaman na 4.3 million pesos lamang po ang nagasta ng Office of the Speaker at ang kabuuan po ng mga House of Representatives sa kanilang travel expenses ay abot lamang po sa almost 35 million pesos. Kaya kuryenteng kuryente po talaga at lumalabas ang kasinungalingan, particular nito pong si Jeffrey Celis. Ngayon, kinakampihan po siya ng mga di umano'y nagpirma na ito ng manifesto of support. Kaya nagtatanong ngayon, ito pong si Sir Benji Contreras, kung sila po ba ay nagtotolerate
sa kasinungalingan. Dahil sa ating pagkakaalam, katulad po ng binasa natin na yan, meron pong honor code ang mga AERs. Either PMAR ka or PNPA ka, meron po silang pinaniniwalaan na malaking kasalanan ang pagnanakaw, ang pagsisinungaling at saka pandaraya. At malinaw na meron pong pagsisinungaling doon po sa kanilang sinusuportahang mga individual. O kaya isang valid question po iyan sa mga retiradong PMAR or PNPA kung sila po ba ay sumusuporta sa isang sinungaling na individual. O, ituloy po natin ang pagbasa dito po sa mga post po nitong si Sir Benji Contreras. 8 hours ago, nag-post po siya, sabi niya, totoo yung sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na may mga retired high-ranking military officials na nais patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos nung kauupo pa lang ni PBBM ang mga DDS na supporters ni ex-president Digong bumuo agad ng Let's Sara Lead para sa planong pagpapatalsik kay PBBM upang ipalit ang BP. Nais ng mga Duterte supporters na patalsikin si PBBM sa kahit anong paraan sa paggamit ng paninira, black propaganda at demolition job sa kanya para madali siyang ma-impeach o makudita. Pero alam nyo, lahat po ng mga balaki na yan, ng mga DD-sheets, hindi po nagtagumpay. Kitang-kita po natin kung paano po binalak ng ilang paksyon po dyan sa Kongreso na patalsikin si Speaker Martin Romualdez bilang leader po ng House of Representatives. Pero hindi po yun nagtagumpay. Kaya dahil po doon, may natanggal na Senior Deputy Speaker at kinalaunan natanggal bilang Deputy Speaker dyan po sa House of Representatives. Hindi ko na kailangang pangalanan kung sino siya, pero malamang sa malamang, kilala po nyo siya. Ngayon, ang plano nilang Oplan 2024 ay papatalsikin si PBBM sa third quarter ng 2024 at iupo si VP Sara Duterte Carpio bilang Pangulo. Kagaya ng nangyari kay ex-president Gloria Macapagal Arroyo, si Sara ay pwede pang tumakbo ng re-election sa 2028 dahil ito'y isa ng SC jurisprudence. Ngayon, itong mga DD sheets, sumablay sila doon sa una po nilang plano na outrightly ma-impeach itong si Pangulong Bongbong Marcos, masira sa harapan po ng publiko o makudita at i-replace nila bilang pangulo itong ikalawang pangulo ng Pilipinas na si Sara Duterte. Kaya ngayon, nagbabalak marahil ang mga ito para gayahin ang ginawa ng oposisyon sa panahon po ng Estrada administrations. Kung matatandaan po ninyo, noong 2001, from 2000 to 2001, pumutok ang mga issue laban po kay dating Pangulong Estrada. Nagkaroon po ng impeachment case dahil meron pong pagtatraidor na nangyari sa Kongreso. Hindi po akalain ni Estrada na yung mga kongresista at speaker noong mga panahong iyon ay hindi niya na pala hawak. Kaya umabot po ang boto para po ma-impeach siya sa Kongreso. Pagdating naman po sa Senado, bagamat hawak po ito, yung suporta ng mga senador ay nakay dating Pangulong Estrada, meron pong estratehiya na ginawa po itong mga oposisyon. Sila po ay nag-walk out at pinalabas na sinusupil daw po ng Senado at parang kangaroo court daw po ang Senado sa impeachment hearing na yon. Kaya dinala po nila sa kalsada at nanawagan po sila na patalsikin ito pong si Estrada. Tumagal po ito ng ilang araw hanggang sa dahil meron pong malaking konspirasiya laban kay Estrada, isa-isahan pong nagbitawan ang Secretary of National Defense, ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines noong mga panahong iyon, syempre except kay Pampilo Lacson na natili ang suporta pero napilitin din po siyang magbitiw dahil wala na . Yung mga sundalo na mga matataas ang katungkulan, winidraw na po nila yung support kay dating Pangulong Estrada. Sa madaling salita, napilitan pong umalis ng Malacanang
ito pong si Estrada at kinalaunan sinampahan po ito ng kasong plunder at bago po siya makonvict, syempre binigyan po siya ng pagkakataon na mag-house arrest sa Tanay. Doon po silang mag-ama, si Senator Jinggoy Estrada at saka ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, dahil nga po naagaw na ang kapangyarihan at naging valid po pinalabas ng mga oposisyon nung panahon na yon na naging administrasyon na ito daw pong si Estrada ay nagbitiw sa kanyang tungkulin, nag-resign. Yun po ang naging dahilan para maging lehitimo ang law of succession na ang vice presidente ay papalit bilang Pangulo ng Pilipinas. Kaya kinatigan po iyon ng Korte Suprema at nanumpa ito pong si Gloria Macapagal Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2001. Kapalit po ng nagbitiw daw na si dating Pangulong Estrada. Dahil nga po nakasaad sa ating konstitusyon na hindi na pwedeng magkaroon ng ikalawang termino ang isang presidente na umabot po doon sa more than allowed na period. Kung ikaw ay nakapanungkulan na ng 3 taon, eh hindi ka na pwede pa at least 3 years, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, hindi ka na pwedeng tumakbo pa sa pagkapangulo sa susunod na halalan. Pero hindi po yun nangyari. Kasi kung bibilangin po ninyo, from 1998, 2000, 1999, 2000, and 2001, eh wala pa pong 3 years na nakakapanungkulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang siya po ay si dating Pangulong Estrada nang siya po ay mag-resign di umano at pumalit sa kanya si Gloria Macapagal Arroyo. Kaya meron pong pagkakataon ngayon si Gloria Macapagal Arroyo na tumakbong muli noong 2004. At siya nga po ay tumakbo at dahil sa Hello Garci, di umano'y nanalo laban po sa pumanaw din kinalaunan na si Fernando po Jr. Ganon na ganon ang gusto po nilang mangyari ngayon dito kay Sara Duterte. Kasi kung bibilangin po natin, 2023, 2024, 2025, dapat mapatalsik nila si Pangulong Bongbong Marcos. Otherwise, kapag ka lumagpas po doon ang pagkakataon na maalis ito pong si Pangulong Bongbong Marcos, wala na pong pagkakataon na maging Pangulo pa sa 2028 itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, gumagawa po sila ng mga kaparaanan na pabor para po sa Vice Presidente. Ang tanong, alam kaya ito ni Vice Presidente? Kasi sinasabi niya na siya po ay nagmamahal kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero yung pagmamahal niya na yan kay Pangulong Bongbong Marcos, taliwas po ang sinasabi ng kanyang mga avid supporter. At wala po tayong nadidinig mula kay Vice Presidente Sara Duterte na pinipigilan niya, sinasabihan niya ang kanyang mga supporter na huwag atakihin si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nag-iisip tuloy tayo ng mga supporter ni PBBM at kayong mga loyalista kung talaga bang makatotohanan ng sinasabi po nitong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, tuloy ko po ang binabasa po natin na post nito pong si Sir Benji Contreras. Ayon pa po sa kanya, kung sakaling magkaroon ng katuparan ang kanilang masamang binabalak, tuloy-tuloy ang sarap ng kanilang buhay na nasa kapangyarihan sa loob ng 10 taon from 2024 hanggang 2034, syempre itong si Vice President Sara Duterte. Dahil ika nga, pag ito'y naging Pangulo, eh may pagkakataon pang tumakbong Pangulo sa 2028, definitely tatakbo po yan. Gloryang Gloria ang style. Kaya ngayon, huwag po tayong bibitiw dito sa pagbabantay ng mga tol. Sabi pa po dito nitong si Sir Benji Contreras, but the Marcos loyalists and PBBM supporters will not take it just by sitting down. We will protect, defend, and fight for our beloved and democratically elected President Bongbong Marcos. Huwag tayong bibitiw dito mga tol. Pero sa totoo lang ha, sa personal point of view ko, actually hindi na dapat pinapansin itong si Crisette Laureta Chu. Ngayon, tinatalakay po natin ito kasi marami pong nagsesend sa akin. Kilala nyo kung sino po kayong mga nagsesend sa akin about this topic. At nakikita ko rin po kay Sir Benji Contreras. Kaya pagbibigyan ko po kayo ngayon, tinalakay po natin ito para ipaalam lamang din sa ating publiko na merong isang certain
Grisette Laureta Chu na nangangalap po ng mga pirma-pirma na yan para lamang himukin ang mga dating sundalo o pulis na magalit. Perhaps, ha, nagtatanong din ako, ito kayang si Grisette Laureta Chu, ginagawa mo ba yan para ba kay Seris o kay Badoy? O dahil nais mo lamang himukin itong mga sundalo o pulis na magalit kay Pangulong Bongbong Marcos? Pakisagot mo nga yan, Grisette. Nagtatanong po kami, Grisette Laureta Chu, ano ba yung ginagawa mo? Yan ba talaga yung pagsuporta para kay Celis o kay Badoy? O panawagan sa ating mga sundalo dati, na ngayon ay retirado na, na magalit sa kasalukuyang gobyerno? Pwede mong sagutin yan. Kung ayaw mo, bahala ka sa buhay mo. Ngayon, tuloy pa po natin ang sinasabi po dito 2 hours ago ni Sir Benji Contreras. Sa pagpirma ng 146 retired PMAer sa manifesto, pero sa pagpalaya kina Badoy at Celis ay pinag-expose para sa pagpalaya kina Badoy at Celis ay pinag-expose lang nila ang kanilang mga sarili na sila'y kontra sa gobyerno ni PBBM. I agree. Makikita po ninyo kung sino po yung mga sumuporta dito sa manifesto na ito na sinasabing palayain si Ka Eric at saka si Badoy. Nakikita talaga natin na sila ay ayaw po kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tandaan po natin ito, mga tol. Pati po kayong mga retiradong general o kung sino man po kayo. Alam nyo po ito pong sasabihin ko. We have 3 branches of the government. The judiciary, the legislative, and the executive branch of the government. The action of the legislative branch of the government is independent sa action ng executive branch of the government, vice versa. Hindi pwedeng makialam ang executive branch of the government sa mga affairs ng legislative branch of the government. Pwede lamang makiusap, katulad po ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kapag ka meron siyang mga priority bills na ninanais niya pong maipasa ng Kongreso para po sa Pilipinas at sa sambayan ng Pilipino. Yung ginawa po sa Committee on Legislative Franchise, sa hearing nito pong si Chairperson Gus Tambunting, independent act po iyan ng Kongreso. Ngayon, bakit nyo ipinagpipilitan na merong kinalaman diyan si Pangulong Bongbong Marcos? Kung meron man kayong dapat sisihin kung bakit nakakaganyan ngayon, partikular ang SMNI, sisihin ninyo ang mga program anchor nito na hindi po sumusunod sa tamang etiketa bilang isang broadcaster. By the way, kaya naman siguro hindi nasunod kasi alam naman natin na itong mga tao na ating pinag-uusapan, hindi po ito accredited ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Kaya ano po ang ine-expect natin sa mga tao na yan? Okay, tuloy po tayo. Meron pa bang latest post? Wala na. Ngayon, ang pinaka-punto sa pinag-uusapan po natin ito, ang mga DD sheets, nilalayon po talaga nilang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos. Whether sa ganitong paraan o sa iba pang mga kaparaanan. The ultimate objective is to remove President BBM and replace. Ano ba ang nakalagay sa konstitusyon? Siyempre, ang vice-presidente. Sino ba ang vice-presidente? Si Sara Duterte. Ano ba ang apelyido ni Sara Duterte? Duterte. Tatay siya, tatay niya si Rodrigo Duterte, anak niya si Sara Duterte. At alam naman natin kung ano meron sa Duterte. At alam din natin sa panahon ng mga Duterte kung sino-sino ang mga taong namayagpag, namayani nung mga panahong iyon. Gugustuhin niyo ba na bumalik ang 6 na taon na panunungkulan ng mga Duterte, kung saan partikular ang sa pakikipaglaban sa ilegal na droga, libo-libong mga Pilipino ang namatay? Takot ang nararamdaman ng mga Pilipino. Hindi po totoong nawala ang drugs. Hindi po totoong nawala ang kriminalidad. Natatakot po ang mga Pilipino. Pero meron pong drugs, meron pong kriminalidad. Napakataas pa nga ng murder cases ng mga panahong iyon. Alam niyo ba kung ano ang murder case? Premeditated killing. Ibig sabihin, pumatay ka nang pinagplanuhan mo ito pero maraming mga circumstances, qualifying circumstances pagdating po sa murder.
Ngayon, sinisimplify lang natin. Karamihan ng mga kriminalidad nung mga panahon na yon, puro pagpatay. At yon po ay murder. Gusto nyo ba ganon ang i-experience po natin sa loob po ulit ng mga susunod na taon? Kaya, kung kayo susuporta sa panawagan ng Crisette Laureta Chu na ito, eh, baka sabihin po natin na hindi kayo nag-iisip ng tama. Kasi nandito na tayo eh, sa punto na meron tayong isang pangulo na marunong sumunod sa due process at kinikilala ang rule of law. Nakakatuwa na sa kasalukuyang gobyerno, malaya ang lahat ng Pilipino na ipapalabas ang kanilang mga damdamin. Kahit i-criticize mo si Pangulong Bongbong Marcos, sirain mo ito, wala kang ikakatakot eh. Pero nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag nag-criticize ka, eh sigurado may kalalagyan ka. Kaso aabutin mo o mananahimik ka. Gusto nyo bang mangyari yon? Kami, ayaw po namin. Kung meron mang gusto, mangilan-ngilan lamang kayo. O. Sa huli, bago tayo magtapos, nakikiusap din po ako sa ating mga manunood. Huwag nyo na pong isend sa akin ang mga komentaryo nitong si Crisette Laureta Chu. Tutuldukan ko po ang Crisette Laureta Chu na ito sa ating programa sa huling sandali na ito. Hindi ko na po siya tatalakayin pa. Wala akong pakialam sa mga sinasabi niya. Hindi po siya threat para po sa akin, sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nga sila pinag-uusapan sa mainstream media. Napapalaki lang kasi katulad po nito, pinag-uusapan po natin. Pero pinagbibigyan ko po kayo ngayon. Pero nakikiusap po ako sa ating mga manonood. Huwag nyo na pong isend sa akin ang mga issue na nire-raise niyan si Crisette Laureta Chu. Dahil para po sa akin, irrelevant po ang tao na yan. Hindi na po yan dapat pansinin. Wala pong boses na yan. Kung meron mang yung engagement sa social media, hindi po yun makaka-epekto sa pagsuporta o sa mga ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In short, hindi po threat yan si Crisette Laureta Chu. Maraming maraming salamat po sa inyo.